Panginoon, kapilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan mapakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan mapakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran. Sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan ng Sardis, ito ang sinasabi ng may pitong Espiritu ng Diyos at may pitong bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo, ipinalalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo nang di tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga yaon. Pagsisihan mo talikdan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan akong gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Gayunman, may ilan diyan sa Sardes na nag-ingat at napanatiling malinis ang kanilang damit. Kaya magiging kasama-sama ko sila nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti at hindi ko alisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Isulat mo sa anghel ng simbahan sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya
na ang pangalan ay amin. Ang matapat at tunay na saksi at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maano sanang malamig ka o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad at bulag. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakahihiya mong kahubaran at ng gamot sa mata nang ikaw ay makakita. Tinuturuan ko't sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga, magsikap ka, pagsisihan mo talikdan ang iyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok. Kung diringgin ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ang magtatagumpay ay upong katabi ko sa aking luklukan kung paanong ako'y nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama sa kanyang luklukan. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa'y naayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paninira'y hindi niya naiisip. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kaniyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawin, hindi siya masuhulan. Upang iyong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia.
Haleluya. Inibig tayo ng Ama, isinugo ang anak niya bilang panubos sa sala. Haleluya. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano na nagangalang Zaccheo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po ang sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako may nadayang sino man, apat na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Mayroon pong dalawang aksyon si Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Yung una ay hinanap niya at nakita si Zaccheo. Yung ikalawa, pinili niya si Zaccheo. Pinili niyang pumunta sa tahanan ni Zaccheo. Kapag po ang poong Jesus Nazareno ay may ginawa o nakainkwentro ang tao, hinding-hindi po pwedeng walang gagawin yung tao. Kailangan may gagawin siyang kapalit, kadalasan, kabutihan. Kundi, mawawala rin saysay nung pag-alok sa kanya o pagbisita ng poong Jesus Nazareno. Ganun po ang ginawa ni Jesus kay Zaccheo, isa hong mayaman, maimpluwensyang tao ng panahon na yon. Pero kahit mayaman siya, dahil pinili ho siya ni Jesus, pinili yung kanyang bahay na puntahan, nagbago bigla ang pananaw at ang buhay ni Zaccheo. Bigla niya kagad naisip na ang tunay na kayamanan ay hindi sa salapi, hindi sa ari-arian. Ang tunay na yaman ay ang makasalamuha ang Panginoong Jesus Nazareno. Kaya nga ho handang-handa niyang ibigay kaagad yung kanyang kayamanan. No? Kayang ibigay dahil nakita niya na mas valuable, mas mahalaga ang pakikipag-usap, mas mahalaga ang pakikisalamuha kay Jesus. Doon nakita at doon niya naramdaman at doon natin nakita na si Zaccheo ay nagbagong buhay.
At sinabi rin ni Jesus, no? Ang araw ng kaligtasan ay naparito. Pumunta sa bahay ni Zaccheo. Mga kapatid, tayo pong lahat ay tinitignan, tinititigan ni Jesus. Ang bawat isa po sa atin, alam na kagad ni Jesus kung ano'y nasa puso natin. Kaya tayo rin po, kumakatok din po siya sa atin. Mimihingi siya ng paumanhin, no? Na pwede bang makituloy sa puso ninyo? Pwede bang pumasok sa puso ninyo? At pag pinapasok po natin ang Poong Jesus Nazareno, ganun din po tayo katulad ni Zaccheo. Matututunan natin kung ano yung mahalaga sa mundong ito. Makakalimutan na natin yung mga pinahalagahan natin na mga material na bagay. Mas magpo-focus tayo sa ating relasyon sa Panginoon, sa ating relasyon sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kamag-anak. Nakakapagpanibago ang bawat engkwentro kay Poong Jesus Nazareno. Naway matutunan nating magbago sa kabutihan upang lalo tayong maging tunay na anak ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pagtatagpo ng Panginoon at ni Zaccheo, nakita natin na ang tunay na habag ang pinakamatatag na pinagmumula ng katarungan. Nananalangin tayo bilang mga makasalanan, sa ngalan ng mga makasalanan, ang ating mga panalangin naway mapahayag ng panatag na tiwala sa banal na awa ng Diyos. Ang ating pong itutugon, banal na awa, basbasan mo kami. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na tanggapin ang mga naghahangad ng kapatawaran at kapayapaan ng kalooban. Manalangin tayo. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga nagpapatakbo ng ating kalakalan at industriya, naway maging mapagbigay at makatarungan, manalangin tayo. Banal na awa, basbasan mo kami. Tayo naway maging handa sa pagsalubong sa Panginoon, anumang oras siya dumating sa ating buhay, at hayaan siyang manahan sa ating mga puso, manalangin tayo. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makita na bahagi ng nakapagliligtas na krus ni Kristo ang kanilang mga pagsubok at paghihirap, manalangin tayo. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway gantimpalaan ng walang hanggang kaligayahan sa buhay ng mundong darating, manalangin tayo. Banal na awa, basbasan mo kami. Panandalian tayong manahimik para ipagdasal ang mga intensyon sa misang ito, pati na rin ang ating personal na kahilingan. Ama naming Diyos, punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong mapagligtas na tulong kapag kami ay magkasala at naway panatilihin mo kami sa iyong pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Oh, ina
payat pala na mula sa'yo. Inilangin sa kabutihan mo, ngunin at tanggapin alay sa'yo. Salamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot, pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pagiliw na iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na umupo, na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lakas loob nating dasalin ang itinuro sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito si Jesus na hinahanap tayo at pinipili tayo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Panginoon, ang aking paskol. Magkukulang ako ay kanyang pinagpapalma sa mga ng Paskula. Kaya ko sa tahimik na batis tulot niya'y bagong lakas tapat sa pangakong ako'y sasama niya sa tuwid na landas. Panginoon, ang aking pastol, di ako magkulang. Ako ay kanyang pinagpapalnga sa kanyang Paskula. Announcement. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Sulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong magdagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Yumako para sa pagbabasbas
Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.